siyang namumuno sa mga armadong pagkilos at mga layunin na magpapabagsak ng ating gobyerno at wawasak sa ating bayan sa pamamagitan ng mga karahasan. Ang CPP ay itinayo ito muli. Meaning to say, historically, hindi itong unang Communist Party. Pero pupuntahan natin later on sa ating talakayan, sa kasalukuyan. Ang pinaka-popular ngayon na namumuno ng mga revolusyon o pagkilos para ibagsak ang ating demokratikong pamahalaan sa Pilipinas ay ang Communist Party of the Philippines. Ang Communist Party of the Philippines, patuloy ito na pinamumunuhan ng mga lumang kadre na, ng mga tumanda na pero hindi pa rin nagbago ang pananaw nila sa daigdig. Si Joe Masison, ang kanyang asawa, si Luis Salandoni, at marami pang iba na mga tumanda na lang dito sa walang katapusang panaginip nila na baguhin ang ating lipunan at bayan, pero ang kanilang pamamaraan ay madugo at marahas. So ang Communist Party serves as the overall political leader of the entire armed revolution that aims to overthrow the government by way of violent means, including acts of terrorism. At ang kanyang ginagamit ay ang New People's Army at ang National Democratic Front or NDF. Ang NPA or ang NDF, ito ay mga instrumentaliteng itinayo ng CPP, NPA, NDF. However, over the years, ang CPP, NPA, NDF ay nag-evolve sa kanyang mga tactics. Ang kanilang ginagamit ngayon ay hindi na lamang puro armado na pagkilos, kung hindi gumagamit na rin ito ng mga pagkilos para linlangin ang mamamayan, mag-recruit sa hanay ng iba't ibang sektor, partikular sa kabataan, estudyante, manggagawa, kababaihan, media, simbahan, government employees, and even ang mag-infiltrate sa mga iba't ibang opisina at larangan ng ating gobyerno to include Congress. Lahat ng ito po ay na-evolve at na-develop ng CPP at ng NPA-NDF in their approach to sustain yung kanilang panawagan at paniniwala na ibagsak ang ating gobyerno sa pamamagitan ng marahas at kombinasyon ng legal at illegal, armado at hindi armado, at mga pagkilos na gumagamit ng mga political approaches maliban doon sa arm ng mga pagkilos sa kanayunan. So yan po ang CPP. Ang NPA, ay ito ang kanyang armed instrument. The New People's Army was precisely created by the CPP in March 29, 1969 for the purpose of launching and waging guerrilla warfare using different forms of armed struggle or pakikibakang armado upang mapabagsak ang gobyerno. So ang pinaka-purpose ng NPA ay agawin ang kapangyarihang pampolitika sa gobyerno, ibabagsak ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga karahasan at armadong pagkilos, lalo na laban sa government forces such as the armed forces and security sector, the Philippine National Police. Ang NDF, or the National Democratic Front of the Philippines, ito naman ang itinayo ng CPP para sa paglulunsad ng mga sectoral organizing, sectoral infiltration, radicalization ng mga manggagawa, magsasaka, katutubo, kabataan, estudyante, iba't ibang mga sektor using the underground movement, meaning palihim, patago, pasikreto, pero konektado sa armadong pagkilos ng NPA. Ang namumuno ng NPA at namumuno ng NDF, Communist Party of the Philippines. Ang nagbubuo ng organisasyon ng NPA at organisasyon ng NDF sa pagre-recruit at pagbubuo ng kanilang organisasyon, including direction and program, Communist Party of the Philippines. Kung kaya, ang CPP ang siyang pinakaulo, pinakasentro ng lahat ng pagkilos pertaining to the attempts to overthrow the government violently by the use of armed atrocities. Yan pong relasyon nila. The CPP, NPA, NDF may be separate and distinct from one another, but in terms of operation, purpose, and objective, they are inseparable and they are interconnected. Yan po ang papel ng tatlong entities na ito. Ang komunismo ay isang kaisipang pilosopiyang pananaw. It's a philosophy concept, it's a view, it's a world view, pananaw sa daigdig, na kailangan walang nagsasamantala, na isang uri sa lipunan at lahat pantay-pantay. Pero yan ay pase na. Ibig sabihin, pwede mong gamitin yan kung ang tao sa buong daigdig ay mga siguro 50,000 pa lang.
or mga 100,000 ang population ng buong daigdig. Ang population ng buong daigdig ngayon ay umaabot na ng mga siguro mga 9 billion na ang tao sa buong daigdig. 9 billion katao, pipilitin mong ipagpapantay-pantay. Kokontrolin mo ang kaisipan at kanilang desisyon sa buhay. Kokontrolin mo ang kanilang direksyon sa pamumuhay. Kokontrolin mo ang kanilang pamilya, ang individual nila. Ang tawag dyan, you will impose a party framework and a party program over the sovereign individual will. Yan ang purpose ng komunismo. Iko-control ng Communist Party ang lahat ng buhay ng mamamayan mula sa maliliit hanggang sa ilan pang mga tao at buong population. At para mangyari yan, papatay ka ng tao. Kasi gagamit ka ng dahas. Gagamit ka ng force. So, communism is a worldview that justifies the use of force, the use of violence, and the use of atrocities in order to advance an ideology that aims to impose a unified collective view over an individual differences or yung individual sovereign view. So yan ay magiging madugo, yan ay magiging masalimuot at imposibleng magkakaroon ng kapayapaan kung ang lahat ng pag-iisip ng mga tao at kanilang damdamin at kanilang mga ninanais ay pakikialaman, kukontrolin mo at pipigain mo, which is exactly the way ang komunismo o ang interest ng Communist Party ay yun ang kanyang layunin. Kaya sa tingin ko, sa tingin namin mga dating kadre, passe na ito. Hindi na ito magtatagumpay, hindi ito tatanggapin ng buong mamamayan kasi ang sisirain at wawasakin nito, hindi lamang ang individual na mga karapatan at individual na kabutihan at pag-iisip ng mga tao. Kung hindi, sasagkaan ito at wawasakin ito ang pagunlad ng isang bayan at ng isang lipunan based on the democratic and free will conscience of the people. Yan ang unang wawasakin ng komunismo. Yung komunismo ay una yan na ipinalaganap ng kaisipan ni Marx o ni Karl Marx. Isa siyang German social philosopher na naniniwala doon sa class struggle and class contradiction, tunggalian ng mga uri. Kaya ang Marxismo is about the study of the class contradiction, of the class conflict, and history ng mga lipunan na umiral batay sa social revolution. Sa paniniwala na ang mga lipunan na may mga iba't ibang uri or a society that is composed of the different classes is a society that lives in oppression, exploitation, and conflict. Yan ang paniniwala ni Marx, walang katapusang conflict sa pagitan ng iba't ibang mga uri sa isang lipunan. Kaya Marxismo yan. At para sa kanya, mariresolba lamang ayon sa Marxismo ang mga pagtutunggali ng mga uri na ito kapag mangibabaw na ang kapangyarihan at puwersa ng isang uri na inaalipin at kinokontrol ng isang nagaharing uri. And by that definition alone of Marxism, it is very clear na ang direksyon niyan ay magiging madugo at magiging marahas dahil gagamit ka ng puwersa upang sagkaan at pigilan mo ang pagbangon ng isang uri na sa tingin mo ay kalaban mo at upang ikaw ay maging mangibabaw, wawasakin mo ang umiiral na sistema. That's Marxism. Yung Leninismo, ito yung application ng mga pag-iisip at mga filosofiya ni Marx sa panahon nila Nikolai Lenin sa Soviet Union o sa Old Russia. Sa panahon na yon, naniwala sila Lenin na dapat kailangan may partido komunista na siyang mamumuno, kukumpas at magbibigay direksyon sa pagkilos ng mga uring manggagawa at iba pang mga sektor na bahagi ng social revolution. So Leninism is about basically party building. The building of the organization of the Communist Party so that it can be able to lead social revolution and be able to lead the people towards uprising and fighting against an existing system. Leninism. Yung Maoism, ito yung ginamit na karagdagang kaisipan mula doon sa Marxismo, Leninismo, kinumbine ito sa paniniwala ng Chinese Communist Party at ito ay pinamunuan nila Mao Zedong kung saan naniwala sila na sa mga bayan kung saan malaganap ang agricultural problem or agrarian problem sa hanay ng mga magsasaka at mga rural communities, kailangan magkaroon ng pag-aalsa sa hanay ng mga magsasaka, peasant war, sa pamamagitan ng guerrilla warfare. So ang Maoismo is a combination not only of Marxism and Leninism, but a combination of historical perspective pertaining to social revolutionary ideas na nananawagan ito
na ang mga magsasaka ay kailangan mag-armas, ang mga magsasaka ay kailangan manindigan laban sa naghaharing sistema at kailangan pamunuan sila ng uring manggagawa. At yan ay nangangahulugan ng perpetual or permanent na digmaan habang hindi sila nagtatagumpay sa tunggalian ng uri. That is Maoism. Briefly, ang unang Partido Komunista or the first Communist Party to be established in the Philippines was in November 7, 1930. Ibig sabihin po, pagkatapos na magtagumpay ang isang komunistang bayan doon sa Europe, sa Soviet Union, sa Russia, sinubukan nila Stalin, yung pumalit kay Lenin, na i-export ang kaisipang ito pre-World War II. So, Europe, Italy, Spain, and then dito sa area ng Southeast Asia and Asia. So, ang pagkakaroon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa ating bansa ay nagsimula yan noong 1930 sa mga manggagawa o mga union leaders na sila Crisanto Evangelista. At ang kanilang paniniwala ay nakabatay doon sa kaisipang Marxismo at Leninismo. But hindi sila naniwala noon sa tungkol sa tinatawag na Maoism. Kasi wala pa, hindi pa nagtagumpay sila Mao Zedong sa China. Nagtagumpay sila 1949 or 1948, something 49. Ang Partido Komunista sa Pilipinas ay naitatag November 7, 1930. So, ibig sabihin, wala pa ang napatutunayan sa kasaysayan ang mga prinsipyo at mga doktrina ni Mao. On that note, si Joe Masison, when he was in UP, ay na-recruit siya ng Partido Komunista ng Pilipinas sa panahon ni Jose Jesus Vicente Lata. And in fact, namuno si Joe Masison bilang kadre or pinuno ng Youth and Student Movement sa UP. At doon, binuo niya ang mga study circle, study group, hanggang siya ay naging pamunuan ng Youth and Students Bureau ng lumang Partido Komunista ng mga magkakapatid na Jose Jesus Vicente Lata. However, in the late part of the 1960s, nagkaroon ng hidwaan o konflikto sa pagitan ni Joe Masison at ng magkakapatid na ito, kasi si Joe Masison ay hindi lamang naniniwala na ang pagiging gabay para sa pagsusulong ng revolusyonaryong pakikibaka sa Pilipinas sa pamumuno ng Partido Komunista, ang mga gabay dapat nito ay hindi lamang Marxismo, Leninismo, hindi kailangan Maoismo. Ibig sabihin, nakita nila Joma na taliwas ang paniniwala ng magkakapatid na Lapa dito sa paniniwala ng kanyang grupo na maliit na mga kabataan cadre na nagsimula noon sa UP kung kaya sila ay tumiwala. At ang kasalukuyang kasaysayan ng ating bayan, wala na pong Partido Komunista ng Pilipinas yung panahon pa ni Luis Tarot at nila Jesus Jose Vicente Lapa. Ang naiwan po ay ang Communist Party of the Philippines, ang NPA at ang NDF. At yan po ang kasaysayan nila kung saan pareho lang po ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala na dapat mag-alsa, magbangon at magrevolusyon ang sambayanan upang ibagsak ang gobyerno. Nagkakaiba lamang po sila sa tactics and approaches. For the last 50 years, or almost 53 years to be exact, this coming December 26, 2020, walang ibang layunin ang CPP, ang NPA, ang NDF. Iisa lang, ibagsak ang gobyerno natin at gamitin ang karahasan, armas at mga armadong pagkilos, including terrorism, upang pabagsakin, yanigin at wasakin ang ating pamahalaan for the purpose na maagaw nila ang kapangyarihang pampolitika, seizure political power. At sa pamamagitan niyan, ang CPP, NPA, NDF ay naglalayon na maorganisa niya ang mga mamamayan, maudyokan niya ang mga sektor at mapakilos niya ito pareho sa legal at illegal, armado at hindi armado, upang nang sa gayon ay maabot pa niya, no, ang kanyang sinasabing pagtatagumpay. At yan po ang pinakasimpleng pagpapakita that the objective of the CPP, NPA, NDF for the last 50 years did not change at all. It remains that way. Seize political power, agawin ang pangyarihang politika sa pamamagitan ng armadong pakikibata at katuwang ang mahigpit na suporta ng revolusyonaryong kilosan ng kabataan at ng kalunsuran. Ibig sabihin po, the red area kung saan may armado, ang NPA na pinamumunuan ng CPP at ang urban areas na pagkilos ng Communist Party
Lahat ng ito ay naglalayong ibagsak ang gobyerno at magtayo ng sistemang komunista at sistemang ang gobyerno ng orientation niya ay isang bansang sosyalista. May dalawang forma ng pagkilos ang CPP, NPA, NDF. Sabi ko nga kanina, for the last 50 years, hindi ito nagbago. Una, naniniwala sila na maaagaw nila ang kapangyarihan sa ating gobyerno sa pamamagitan ng armadong pagkilos. So all efforts, all resources, and lahat ng mga focus of operations nila ay naglalayong palakasin ang New People's Army at padamihin ang recruit sa mass base so that ang CPP, NPA, NDF can be able to regularize yung paggamit niya ng NPA bilang pamamaraan sa kanyang pagpapabagsak sa gobyerno. At pangalawa, doon sa binabanggit kanina na kung paano ang CPP, NPA, NDF ay nagpapakilos ng iba't ibang mamamayan. Maliban sa pagiging armado ng CPP, NPA, NDF sa kanayunan, ginagamit nila ang mga sistema ng batas na umiiral sa ating lipunan. Isa dyan ay ang pag-iral ng party list law. So through the party list law, ang CPP, NPA, NDF, they are able to field yung mga party list candidates nila that can do infiltration sa ating gobyerno. For example, Makabayan Black, na mayroon siyang limang party list na ginagamit bilang recruitment agency, pagkuha ng pundo, at pagsabotay sa mga programs ng government. Tinatumbok ko yung CPP party list na siya nag-create mismo at namumuno nito mga kadre nila. ACT Teachers, Bayan Muna, Gabriela Women's Party, at ang Anak Pawis, at ang Kabataan Party. These are all created by the Communist Party precisely in order for them to infiltrate and maneuver. Hindi lamang sa armadong pagkilos, but lalong-lalo na sa mga pag-infiltrate nila at pag-radicalize sa mga factories, communities, churches, and even the school workers and sa ating mga estudyante. Ang akala ng mamamayan, ang operations lamang ng CPP, NPA, MDF ay sa pamamagitan ng armadong pagkilos gamit ang NPA. Pero lately, kaming mga former cadre o mga leaders ng CPP, NPA, MDF ay nagpapatutuo ng buhay na karanasan namin at direktang pagpapahayag na ang pagkilos ng CPP, NPA, MDF ay hindi lamang sa armadong larangan, kung hindi pati sa pag-infiltrate ng simbahan, congress, schools, kabataan, manggagawa at iba pang mga sektor, ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang tinatawag na legal cover o yung tinatawag na front organizations. Sa pamamagitan nito, ang armadong pagkilos sa kanayunan na pinamumunuan ng CPP sa pamamagitan ng kanyang NPA, nabibigyan ngayon ng suporta. Suportang material, suportang personnel at suportang pondo at iba pang mga suporta patungkol sa gawain, sa propaganda at iba pa. Sa pamamagitan niyan ng kanyang white area or urban operations, naiikutan niya ang batas. Nabubutas niya ang batas at nagagamit niya ang batas upang pahinain ang gobyerno at pahinain ang mga programs and interventions natin sa government habang sila ay nagiging bida at nagiging malakas. Ang tawag dyan ay revolutionary dual tactics. Itong modus operandi na ito, ito ang rason kung bakit nagagalit at nanggagalaiti ang mga grupo ng Makabayan Black sa loob ng Kongreso na mga party list representative ng Communist Party. Who are they? Sila ay si Ferdinand Gaiti, si Carlos Sarati, si Arlene Brosa, si Franz Castro, si Sara Ilago, at si Colyaman. All of them are CPP cadre. All of them are CPP leaders at the different regions and the different layer of organizations that they are involved. Ito ang nahihirapan ng gobyerno kasi dahil wala silang direktang hawak ng mga armas, sila ay nakakapagkunwari. So the operational word is nakakapagkunwari. At dahil tuloy-tuloy ang pagkukunwari, effective ang kanilang pagsisinungaling. Dahil effective ang pagsisinungaling nila na ihiwalay ang sarili nila sa CPP, NPA, NDF operations, they now become as activist lawmakers, progressive militants, kung ano-anong katawagan, para lamang itago
na basically ito rin ang mga namumunong kadre ng Communist Party sa urban operations. That's number one. So sa pamamagitan ng party list na ito, nakakakuha sila ng pondo, nakakakuha sila ng programs to support the operations ng CPP, NPA, NDF sa mga lugar kung saan nag-organisa siya ng mga mass base at nagre-recruit siya ng mga tao. And number three, nagagamit ng mga party list na ito ng Communist Party ang batas at ang ating institusyon sa Kongreso for them to be able to attack agencies and harass yung mga agencies of government that are so solid in their attempt to implement the NTF-LCAC or the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. I'm referring to the most recent incident kung saan ang pangaharas at pananakot kay Yusek Lorin Badoy ng mga makabayan bloc na ito had been so vicious at least in the last one month para sa pamamagitan ng harassment na yon, tumiklop si Yusek Badoy, sana, yun ang inaasahan nila, para maiwalay ang paninindigan niya sa paninindigan ng buong government forces at ng government agencies under LCA. So they attempted to isolate Yusek Badoy. Same tactics that they're doing again to isolate and hit hard General Parlade. And ako na rin kasama na dyan. Kasi ayaw nilang mailabas ang katotohanan. Ayaw nilang mapatigil ang deception o paninilang at ayaw nilang mapatigil ang mga panluloko at panguudyok sa mga media. If there are other activities na napakatagal na pero napabayaan lang ng government, yan magiging next na pulong talakayan natin. Anong mga programs and projects na ito? But definitely, we confirm na ang pagkilos sa urban area, ito ay ginagawa lamang on extreme situation na wala na talaga. So, mag-ingat pa rin tayo at kailangan makita natin na ang CPP-NPA ay isang malaking kriminal na sindikato na marunong magtago ng kanyang krimen, nakakapagmaskara siya, at the same time, naitatago niya ang recruitment, infiltration, ang radicalization at ang underground movement connected to the arms struggle. Because of the layers of operations involving party list, involving peace talks na tactics nila, involving yung kanilang pagkilos sa electoral circle. So, basically, matagal na panahon na naging default ang government pagdating sa urban operations ng Kalaban. And it's high time na dapat itong i-confront ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Number one, we have to prevent and cut off recruitment. Paano? Ang mga parents, ang mga magulang, ang mga guro, ang mga teachers, ang mga mamamayan natin na nakakapag-access ng social media, all of them shall be standing up against the deceptive manipulation, lies, and deception nila sa recruitment ng kabataan at mga sektor. That's number one. Number two, we will maximize and use the potential of social media so that we can proliferate and we can campaign for the so-called public awareness and security awareness unity among the people. Kasi kung hindi aware ang mamamayan, may problema yan. Ibig sabihin, hindi sila makapag-contribute sa efforts of the government. Number two, palalakasin dapat natin ang NTF-LCAC. The NTF-LCAC should be established national, regional, provincial, municipal, and barangay level. Why? Because the NTF-LCAC is the channel where the people can participate and where the agencies meet together. Yan ang ayaw nilang mangyari, na magtagpo ang suporta ng mamamayan at ang paninindigan ng gobyerno magkasabay. At ayaw nilang mag-improve ang governance ng government. Kaya ayaw nila kay Pangulong Duterte because si Pangulong Duterte is a maverick leader. Hindi siya traditional na leader. Pag may nakita siyang mali, talagang hinedoon at kinoconfront niya. Ayaw ng CPP, NPA, NDF ng isang leader na hindi nila kayang mamanipulate. In the absence of imminent victory to overthrow the government and seize political power, the CPP, NPA, NDF will always opt or go for a weak political leader for them to be able to manipulate and for them to be able to maneuver their way inside the Congress, inside the government. So, nagugulat ka na lang ngayon. Healthy naman pala si Pangulong Duterte. Bakit pagpakinggan mong statement ng Central Committee ng Communist Party last month, they are attempting to recognize Lenny Robredo as the next successor president. Kahit buhay na buhay pa si Pangulong Duterte.
Kaya may mga hashtag sila ng Baguio na nasaan ang pangulo at iba pang mga kamulastugan nila. Because if we refuse to engage them on the public awareness campaign, if we refuse to engage the CBP and PNDM tit for tat doon sa public awareness and information drive, then they will dominate the public perception and opinion to their advantage. And they will become more effective to recruit people, especially yung mga kabataan. Kaya yun ang ayaw nila sa LTF, LCAP. Yung pagkakaroon ng convergence of the efforts of government at nagkakaroon ng participation ng mamamayan, nagtatagpo ito. Ayaw nila ng may barangay development program. Kasi kapag nakita ng mamamayan sa barangay at the grassroots at the community, ang sinseridad ng gobyerno tulungan sila na makaahon ng kanilang bayan doon sa mga kakulangan ng kanilang community sa services and facilities and infrastructure, tinutulungan ng gobyerno ito na mabigyan sila ng pansin, ayaw ng CPP and PNDF na mangyari yan. Kaya tinututulan ni Gaiti, ni Culiama, ni Rosas, ni Castro, ni Ilago at ni Lasarate na maipasa ang budget for the Barangay Development Fund at kung pwede buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, because si Sarati itong anime ito na binanggit ko na mga grupo ng CPP party list, their main objective is not to support the government program, neither to support the government leadership. Their main objective is to promote the agenda of the Communist Party and glorify and support indirectly or directly the participation of the NPA in the violent overthrow of the government and agitate people for them to be recruited into the different sectoral organizations. Yan ang agenda nila sa pagpasok sa Congress. Pondo, programa, maniobra, alyansa, and propaganda. Kaya ayaw nila lahat ng ginagawa ng government that will benefit the people. Tutol. Lahat ng mga leaders ng government na naninindigan para sa convergence of efforts at naninindigan na i-expose sila, binabanata nila. And this government, sorry to say, is a weak government for a long time until dumating si Pangulong Duterte at headed on sila through the NTF-LCAP. Kaya, by all means, hindi lamang nila ibubunyag ang NTF-LCAP. By all means, sisirain ito, sisiraan, intrigahin, at pag-away-awayin ang mga officials ito. Sa tingin ko, bilang perspective ng former cadre, dumating na kasing panahon na nagkaroon tayo ng tamang formula. Buong gobyerno sama-sama, hindi lamang security sector at all levels down the line, nagtutulong-tulong, convergence and harmonize ang effort sa lahat ng aspeto ng good governance, anti-corruption, accountable government, hindi abusado, delivering of social services, may pundo, may konkretong aksyon, at ang panghuli, binabalansi ang mga kapakanan ng bawat sektor, mamamayan at ina-address ito, yan ang good governance. And that is why hindi yan papayagan ng CPP party list na binabanggit ko yung mga makabayan black na makalusok. Because that is against the objective of the CPP and PNDM, which is to overthrow the government and make the people believe that the government is always oppressor, tyrant, abuser, and corrupt. Those are the narratives 50 years ago. Inuulit-ulit lang namin yan na nandun pa ako. However, because wala pang LCAP, hindi converging ang aksyon ng government, nakakalusok na parang sila. Saan ka nakakita ng pundo every year ng University of the Philippines at ng PUP, Polytechnic University of the Philippines, nang nanggagaling sa taxpayer, inaaprubahan ng ating kongreso, pero ang mga maiingay na mga agitators, professional collaborators, and instrumentalities ng CPP, ilan ng handful of them, in UP and PUP, they can sabotage the entire university operations to the detriment of helpless victims and to the anger of the people na walang nagagawa ang leadership ng government inside UP. Napakasakit niyan. Same with Congress. That is why ayaw nila ng LCAP. Because through LCAP, na-expose sila. Through LCAP, napapakilos ang lahat ng agencies of government into the correct framework to address the local communist armed conflict. And through LCAP, nagkakaroon ng participation in venue ang mamamayan na makapagbahagi ng kanilang suporta at dugnayan sa pamahalaan. And through LCAP, napabilis ang mga elements of good governance down the line. Kaya, by all means, sabi ko kanina,
through the CPP special operations in Congress and in the offices of the government where they infiltrate using itong mga maskara ng kanilang mga pagkukunwaring front organizations. Their primary target right now is to disband, destroy, and intrigue, and even paralyze and disrupt the operations of the NPFL. And this is very crucial kasi next year will be the start of election year for the whole country. The make or break leadership for 2022 will determine kung ang CPP, NPA, NDF pa rin ba ang paniniwalaan ng mga ilang tao that will be able to make them to concretely control some aspects of our governance or i-reject sila ng taong bayan. Sa tingin ko, pag nasustain itong KLCAC, NTFLCAC, and media platform ng Strategic Communications Group, they will have a very hard time to explain to the people na sila pala ay magkaisa lang ng CPP, NPA, NDF. And because of that, people will reject them. Dapat i-sustain ito. This is a very important initiative. Consciousness and awareness will always be the start of an enlightened action coming from our people. It should be the obligation of the government to do that, to enlighten the people, to address not only the issues and concerns of the people, but to bring in the people to stand laban sa terorismo, panlilinlang, pangunjok, pangwawasak ng mga collaborators at conspirators ng CPP na nag-i-infiltrate na ngayon sa ating kongreso, sa mga universidad natin, at kailangan mapatigil ito. And only the people have the power to do that, led by an enlightened government that is determined to implement correct programs under the good governance platform. And yan ang nakikita natin. This is a platform that is just starting, mga kaangbayan, mga kapanalig, mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. This will not be the last. Tuloy-tuloy ito. Because ito ay KLCAP, Talakayang Bayan with Ka-Eric, Ka-Amihan, Ka-Noel, marami pa. And then ordinary na mga mamamayan and the team of LCAP for Communications Group. I'm very afraid, not only for myself but for my family. Hindi po ako tao kapag hindi ako natakot. Fear is the friend and the enabler of evil. Ang pagiging takot ang siyang magiging kaibigan ng mga demonyo at mga mapangwasak na pwersa ng lipunan. Ang takot ay pwedeng i-control. Pero kung hindi mo ito i-manage, magiging paranoia ito sa ating bayan. Lahat na lang matatakot sa kanila. Smart, globe natatakot, politiko natatakot, government leaders natatakot. Kaya I am very, very happy, we are very happy na nagkakaroon ngayon ng ganitong pagbubunyag. At may nagkakaroon ng mga leaders na nakakaintindi nito through direct experience and direct practice na nakuha namin sa loob ng CPP, NPA, NDF, coming all together in the open. So, ang pinakasagot sa kapag pagiging takot o natatakot kami ay pag-iingat at pananalig. Pag-iingat sa mamamayan, sa aming sarili, na hindi kami madali ng CPP, NPA, NDF, at pananalig sa mamamayan na pangangalagaan. Dapat naming bawiin sa taong bayan ang mga kasalanan ginawa. We have to redeem ourselves for the debt of sins of destruction, deception, recruitment, pagwasak sa pamilya. Marami kaming ginawang kasalanan. At hanggang kailan kami mabubuhay with our conscience na wala kaming ginawang ituwid ito? This is the time for us to redeem ourselves. Number two, bakit namin ginagawa ito? Kasi hindi na tayo maka-afford na mag-antay ng another 50 years to see the younger generation being recruited, being destroyed. Habang tinatanong ako sa Talakayang Bayan na ito, sa KLK, apat na naman na kabataan ang namawala sa Cavite na na-recruit ng CPP through Anak Bayan and Kabataan Party. Naglayas sa kanilang pamilya, nag-full-time. Ibig sabihin, lubos panahon na iniwan ang kanilang pamilya at pag-aaral. At na-recruit na naman ng CPP, ang dalawa daw hindi na makita, baka ipinasok na sa area ng Laguna or Mindoro or Bicol. At the age of 17 and 18 years old, nagkawala ito. Ilang libo pa ito? Kailan pa ito matitigil kung walang mga has na labanan ang takot upang ibunyag ito? And sa nakikita namin sa development ngayon, kahit anong sabihin ng kanilang mga friend media ng CPP, NPA, NDF, na mga commercial media,
yung alternative internet-based social media ay tuloy-tuloy na niyayakap ng mamamayan ang pagbubunyag na ito. And that is the reason, yung pangalawa, sabi ko kay Yusek Badoy sa aming talakayan, kailangan magtuloy-tuloy ang pagbubunyag na ito. Kung hindi ito magtuloy-tuloy, babalik at babalik tayo na ang mamamayan ay malilin lang at maluluko nila at mawawasak na naman ang buhay ng mga kabataan. Sobra na. Saan kayo nakakita, ladies and gentlemen? They are targeting to recruit 30,000 youth in 3 years from 2017 to 2020. Document mismo nila ito na galing kay Vic Ladlag. Magre-recruit sila sa universidad, mga barangay, mga komunidad, mga kolehiyo, at ang mga recruiters kagaya nila sa Railago, nila Brosas, nila Gaiti, all of these are recruitment agencies ng CPP, NPA, NDF pretending to be advocate activist groups na nasa background. But no, they are part of the entire spectrum of operations of the CPP, NPA, NDF. That is why the government is being challenged right now. Anong gagawin natin? Titingnan lang natin sila? Hayaan natin sila? No! The answer is no. Kami mismo mga dating kadre na nanawagan sa taong bayan sa pamamagitan ng ating pulong talakayan na ito on air, through the social media, through NTFLK channel, at sa ating portion segment na KLK, ituloy-tuloy natin ang pagmumula at pag-uulat. Abangan nyo sa Senado, ha, mga kapanaling na taong bayan, na hindi maging ibabaw ang kasinungalingan nila, ang panlilinlang at panluloko, ang mga alibay nila, at ang mga dirty propaganda operations nila laban sa mga officers of the government at mga former government. Sana ay mananatiling patas at above board at tama ang direksyon ng Senate hearing. And we believe in that, sa integrity ng Senate hearing na yan. Kumpara sa kanila, napupunta doon para magkubli, mag-deny, mag-alibay, at wasakin ang integridad at personalidad ng mga former cadre na nandito. We expect that to happen, but we are not afraid. The judge, for everything that they're going to say and what we're going to deliver there in the Senate hearing, will be the people. Ang mamamayan ang puso niya, hindi sila. Salamat, hanggang sa susunod na talakayan.